Welcome back, mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po'y trending at pinag-uusapan. Gaya nga po ng pinapakita ko po sa inyo na caption, tapos yung mga balita po ni Mr. po na kung saan kinakausap na nga po si Benitez ng TV5. Po ba nakakalungkot po, mga kaaldab? Di po ba? Biglang pumutok to eh. Hindi ko alam kung bakit, mga kaaldab. Pero bago natin ituloy itong updates na to, mga kaaldab, syempre kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. Biglang pumutok na nga po ito, mga kaaldab. Kahapon lang po, medyo may bali-balita na ganyan na lilipat na nga po raw sa TV5 ang 8 Bulaga. Na siyempre kapag may mga ganyang bagay ay hindi naman po po pwedeng makalusot yan kay Mr. Destiny, di po ba? At siyempre hinanap po natin yan at talagang na-discover po natin yan sa Abante News, na kung saan ang reporter o ang showbiz kismis na nagbabalita ay si Mr. po. O sa mga inabutan yan, kilalang kilala nyo naman po si Mr. Poo, di po ba? Medyo masasabi natin yan na may pangalan na rin po yan sa industriya ng pagbabalita. O showbiz kika na madalas kasama ni Shalala. O, real talk to, sinasabi ko lang po para maitim po kayo. Kasi baka sabihin nyo, nako Mr. Destiny, nagpapasikat lang yung reporter na yan, nagpapasikat lang yung showbiz personality na yan, hindi naman yung kilala. May pangalan na po siya kahit pa paano. Although hindi na masyadong matunog gaya nila Christopher Min, Ogie Diaz, pero kahit pa paano sa mga showbiz personality, kilalang kilala yan si Mr. Po. Tipo, real talk to. Well, ayun po sa kanya na kumbaga bali-balita sa social media na lilipat nga po raw itong TV5, ang 8 Bulaga sa TV5. Malalaman po natin ito sa April 15 magkakaalaman na, kasi yan lang naman po hinihintay natin yung sasabihin sa press conference ni Bulit, ang kumbaga anak ni Congressman Alusos, na kung saan siya magpapahayag. Ang sinasabi po raw dahilan sa aking nakuwang info, masyadong mataas nga po raw ang sinisingil ng 8 Bulaga o nila Tito Vic and Joey. Kumbaga parang ganun na nga po yung mangyayari, dahil hindi na nga po raw nila kaya yung budget, lilipat na sila. Ngayon ang may problema daw po rito si Congressman Alusos. Iti-take over po niya ang APT, mananatili nga po sa GMA, ang 8 Bulaga lang po ang mawawala. Real talk to, mga kaaldab, ba? Para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga bumibisita, para lang po sa mga dumadalaw. Po ba? Medyo magkakasabay nga po ang 8 Bulaga at syempre ang Showtime. Yan ang usapan ngayon at talagang putok na putok ito sa social media. Hindi nyo naman po pwedeng sabihin fake news lang yan, dahil ang pati ang billionaire.com ay naglabas na rin po ng kanilang source na nagsasabing ganun nga po raw ang nangyayari. Sa mga website, paunti-unti na nga po itong kumakalat. Di po ba? O baka sabihin nyo, hindi ko pa nakikita yan, Mr. Destiny. Gaya nga po ng sinabi ko, ganyan din po ako. May na bulong-bulungan na, may mga bali-balita. Kaya nga po naghanap ako. Kaya nga po nakita ko na may ganun nga po talaga. May balita na ganun. Kaya nga po ko binigay sa inyo. Sabi ko nga po, pagdating po sa channel ni Mr. Destiny, hindi naman po tayo kailangan pang gumawa at mag-edit. Kung may nabalitaan tayo,
kung may nakita po tayo at na trending siya, ay kailangan nating hanapin at magbigay ng ebidensya at resibo. Hindi po ba? Yun naman po yung kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. Yung video na yan, mapapanood nyo sa unang YouTube channel natin. Doon may video po talaga na galing po mismo sa bibig ni Mr. Po. Kasi maraming magre-react niyan. Ako, edit na ano yan, edited, fake news yan. Hindi po tayo gumagawa noon. Talagang nagre-research po tayo, hinahanap po natin para ibato ko po sa inyo. Hindi po ba? Yun naman po kasi karamihan ang gusto ng mga followers po natin, mga viewers po natin. Mr. Destiny, maglabas ka ng resibo, maglabas ka ng ebidensya. Gaya po noon, naglabas po tayo. Yan naman po yung isa sa pinagmamalaki ko na kayang-kaya naman po natin mag-edit pero hindi po natin ginagawa. Mas maganda po kasi ayang makita ninyo ng buo. Makita ninyo 101%. Diba? Yan ang pinagmamalaki ko lagi dito sa channel ni Mr. I-remind ko po sa inyo na maraming naggulat, maraming nagtaka. Alam nyo kung bakit? Kasi ang ine-expect ng iba net 25. Pero ito ha, base lang rin ito sa mga nababasa ko sa website. Mababa rin po kasi ang value. Ito namang minamaliit ang net 25. Ba? Baka may mag-react dyan ha. Ang sabi, ang pinupunto ko, hindi siya ganun kainit. Hindi siya ganun kapopular. Although maraming artista nga po dyan ng mga sikat eh. Pero hindi siya masyado na babalita, napapanood. Katulad nila aga mulak, mga mas talagang sikat na sikat, di po ba? Pero wala eh, parang hindi siya nagki-click, di po ba? Po na kumbaga mas malapit pa sa katotohanan itong TV5. Kasi kumbaga ano to eh, yung buong channel na libot na. Di po ba? Channel 9, channel 13, channel 9, channel 2, channel 5 at channel 7. Yan po yung pinakamalalaking network na dito po sa Pilipinas. Kung saan kapag pumasok sa TV5, nasa history na naman. At gagawa na naman po ng malaking ingay ang net, ang 8 Bulaga. Yan po ay base lang naman. Base lang naman po ito sa mga naglalabasan. Hindi pa tayo sure at wala pa pong proklama na sinasabi ang TBJ. Diba? Kaya nga po yan ang inaabangan ko, yan yung tinututukan ko para maibalita ako naman po sa inyo. Pero sa April 15 magkakaalaman na kung ano nga po ba talaga yung katotohanan, dito nyo lang po malalaman sa channel natin. Kaya lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para kumbaga lahat ng mga update fresh na fresh ay talagang makikita ninyo at mapapanood ninyo. Kaya lagi po kayong tututok at mag-subscribe po kayo ha. At i-share nyo rin po yung mga video natin ha. Sa mga mami, sa mga tita, sa mga senyor. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.